Eh, alam natin mataba ang takbohon. No, nung minasabi sa iyo to, paano mo tinanggap? And ano pa yung inputs na ipinigay mo na dapat pala may ganito para mas lalago itong higam ito? Yung una lang sa lahat, no, salamat dahil naalala ko 24 years ago, una akong kumarap ulit dito sa PSA poll. Binigyan ako ng challenge na buhayin yung naghihingalo na Philippine Basketball League na nagawa ko naman sa loob ng 10 taon. Nung lumabas ako ng Philippine Basketball, ang dami nangyari ito. Alam niyo naman yung kasaysayan, no? Hindi pa sa inyong aso nga lang. Yung mga ibang bagong mukha dito, palagay ko hindi pa pinapanganak 24 years ago. Okay? Pero yung mga nakasama ko sa bakbakan dati, they would know kung paano ako pag pumasok sa isang undertaking. Yung titulo ng commissioner, somehow stuck. Kung bakit, hindi ko humaintindihan. Pero alam niyo yung nakakatabang puso, ilang taon na, 14 years ago, people still refer to me as commissioner. Itong boss ko ito nasa tabi ko. Ganun din ang tawag sa akin. Sabi ko, ano kaya nagawa ko na ang tawag pa rin sa akin, commissioner. So ang tanong mo, bakit ko tinanggap to? Pinag-isipan ko maigi. Nag-usap kami ng Webes. Sabi ko kay Boss Hadley, Boss, bigyan mo ako hanggang Lunes. Sasagutin kita. Pero ito, Sabado, sinagot ko na siya. Because I saw na yung opportunity para i-revive ang Philippine Billiards was too good to pass up on. Yung tiwala na ibinigay ni Hadley sa kanyang tatay, actually, mas kaibigan ko yung tatay niya, si Terry Mariano. Yung mama niya, mas kaibigan ko yung sa kanya. Kasi yung mama niya, kasi Ma'am Berna, walang ginawa yun kundi pakainin ako dati nung nagko-cover ako ng bilya dun sa mga palaro ng tatay nito. Itong si Hadley, isuhi lang natatakbo-takbo yan doon. Naalala ko, ewan ko, naalala pa niya, okay? Takakulit namin ko doon sa coverage. Mas biglang, one time, 3 weeks ago, tumawag siya sa akin. Ano siya? Commissioner! Pwede ka pang kunin commissioner ng bilya, sabi sa kanya. Sabihin mo sa tatay mo, sanay ako mag-commissioner, na ang bola ko, tumatalbong at malalaki. Hindi ko alam kung kakayanin kong gampanan ang role ng pagiging commissioner sa larangan ng billiard. Upfront ako sa kanya. Kasi ayokong pumasok sa isang undertaking na sasabihin ko kaya ko, pero hindi ko rin naman itutuloy. Hindi ko magagampanan yung role ko. Kasi ang role ng pagiging commissioner ay mabigat. Akala kasi ng marami, para ka lang stampad. Para ka lang tagasunod. Para ka lang bow ng bow sa kung anong iniisip ng board mo. Eh ito, nilinaw niya agad. Anong gagawin? Saka malinaw ang vision. To be able to establish the first professional billiards tournament in the world. Isa ka pa. Na-excite ako. Sasabihin ko sa inyong diretso. Hanggang ngayon, hindi pa kami nag-uusap nitong dalawang to kung ano ang arrangement namin. Sabi ko sa kanya, lead-in muna tayo. Tignan muna natin kung anong, bago tayo magpakasal, magano'n muna. Kasi sabi ko sa kanya, bata siya eh, hindi tayo pairing para mag-shota. Ngayon, yung mga girlfriend ngayon mag-unfollow lang sa Instagram, tapos split na sila, eh hindi ganun ang relationship. At saka, dahil nito, ang pagkakataon para ibangon ang Philippine Billiards, kailangan, ang pagpuproceed namin dito ay napakalinaw. Malinaw right from the start. He has a vision. Ako, bilang kanyang hinirang na commissioner, will make sure na yung vision niya na yun, maarating namin or maisakatupara namin. Uulitin ko sa inyo, never has this opportunity parang never ko na-encounter to. Akala ko nga, kukuyapin na lang ako eh. As I ride by sunset, wala lang gagawin eh. 57 years old, in 3 years time, dual citizen ako. 60 years old. Pero salamat sa iyo, pababatain mo ako ulit. Kaya papalingan ka namin. Si Mark, no? Si bilang, bilang isa sa mga utak itong professional na liga nito ng Bidyan. Ano yung mga
in-advise mo kay Hanley and ano yung mga inputs na magiging kakaiba sa darating ng mga araw? Actually, majority naman po ng creative process yung pagbuo ng league, talagang brainchild ni Boss Hanley. But like si Sir Chino, I'm also here to support Hanley. Nung kinakwento niya sa akin to early days, then, you know, it was a revolutionary idea. Challenging, napaka-challenging na, pero napakagandang idea ko. So, nung kinwento sa akin ni Harry, sabi ko, sige, I'm in. Tulungan kita. So, as SB, actually medyo hindi ako comfortable dun sa title na COO, but as Hadley and Boss Gino's friend, I'm here to support the two of them, and I'm here to support the sport, the industry, and the players. So, yun ako. Actually, Mark, nalagay lang naman yun, COO. Boho pala, boho. Okay, yes, Hadley, give us a timeline kung kailan ito mag-start, this tournament, this league, saan ang venue? We would want to start first, of course, with the draft pick. Soon, probably a couple of weeks from now, pending days, we will soon announce our four teams, kung saan pa sila, sino ang mga may-ari. And then after that, we will announce yung draft pick natin. After the draft pick, we will announce naman yung format, kung ano ba talaga, anong meron dun sa SBA format natin. And we're targeting to start roughly August. We're targeting August. Pero who knows, baka mas mapaaga, baka magawa ni Mark yung mga dapat gawin na mas maaga. Mas masaya, mas maaga tayo makapag-umpisa. So, yun. I think that's what's in store for Sharks. Morning, sir.